itong pinagmamalaki ng gobyerno na na fastest growing tayo sa buong region, no? Ikalawa, sinasabi nila ang taas ng ating growth rate, no? Very optimistic ang mga investors, no? Mahigit $80 billion na yung commitment sa mga biyahe ni presidente na papasok, no? So yun yung cup half full, no? Pero yung half empty naman ay kailangan tingnan na ito ay itong paglaguna ito ay nasa konteksto ng post-pandemic. Mm-hmm. Diba? Yung post-pandemic economy kasi natin, katulad ni Michael, merong revenge spending. Mm-hmm. Gusto mong gumastos dahil naipo ka ng 3 taon eh. Di ka gumagastos. So ngayon, yung naipon mo, yung mga naipon ni Michael, ilalabas na ngayon. No? So maraming mga Pilipino ganyan kahit may hirap. No? May kaunting naipon, no? Although masyadong malayo doon sa naipon ni Michael tsaka ni Ray. Kaya ginagastos mo ngayon yan. Gusto mo ngayon maglibot, magbiyahe, no, etc. So nakakatulong yan sa ekonomiya para not naturally, pero medyo artificially lumago. Dahil nung pandemic, medyo nag-hold yung mga OFW dahil insecure yung kanilang trabaho, future, yung kanilang future, medyo binawasan yung pinapadala yung mga remittances. Ngayon, record high yung remittances. Mm-hmm. Eh yung ating ekonomiya, yung pinakamalaking... Kailan naman na magsasalba sa atin. Oo, yung pinakamalaking bahagi, remittances eh. So, nakatulong din yan sa pagpapalaki ng ekonomiya. At panghuli, yung ating growth sector sa economy, yung BPO. No? Mm-hmm. Yan ay patuloy na lumalaki. So, yan yung tatlong factors. Pero, yan ba ay yung talaga ba yung masusustain? No? Yun yung question. Halimbawa, yung BPO sector, unti-unti, papalta na yan ng artificial intelligence. Naku. Meron pa ChatGPT. Pag gumanda na yung boses, so, hindi na yung para computer. So in the medium term, baka mag-suffer yan. No? Mm-hmm. Kung wala kang alternative sa BPO, halimbawa yung manufacturing, agriculture, na hindi naman tumataas, mm-hmm, then baka tamaan yung ating ekonomiya. No? Yung remittances naman, pag tinamaan niya ng global problems, gera, recession, maapektuhan din yan. No? Tapos yung revenge spending, magsesettle down na yan, no? Maliban kila Michael na hindi mauubusan ng ipon. Pero karamihan ng Pinoy, naubusan na ng ipon, nagagastos na, so magsisimula na rin niya mag-taper down, no?